aming dinala. Ikaw ang may gininto ang puso at may kaalaman. Hindi tayo susuko, tol. Meron pang bata ka pa, tol. Baka batang bata ka pa, kambal. Meron pang susunod at naniniwala ako na ikaw ay nararapat na maging senador. Leohood Ruales, Leohood, maraming salamat sa iyo, pare kong Leohood. Si Leohood ho, ang una nating mga naglabas ng pera. Naglabas ng sarili niyang pera para po sa ating kampanya ni si paring Leohood ng Canada. Si Faith D. Odaglid. Si Joey Almonte. Bolero Pasaway. Ba, bolero na. Pasaway pa. Si Heidi Lani Chris Sara. Ang bilis ha. Bre Agad. Jose. Ang bilis. Ken Dagatan. Ong Idelfonso. Ba, it's late in the evening. Oh, medyo oh, ano, kakantahan ko ba sila? Sige, sa mga para sa inyong lahat. Carla Estrada is watching. Tol, well, pati mo si Carling. Carl, kamusta ka dyan? Mga takloban. Patlo yata yung tingog. Yes. Congratulations. Congratulations, Carla. Oo, ang alam ko kanina, nasa top 3. Congresswoman natin. Congresswoman Carla Estrada, congratulations. Francis San Juan, ang bilis. Turbulencia. Renan Diaz, JP Enriquez Aquino, Ichigo. Alam mo, gusto kong kumanta ng Wonderful Tonight. Eh. Ano nga ba umpisa na nga nun? It's late in the evening. Ang sunod na nga, nakisipi mo na kalimutan. She's wondering what clothes to wear. She puts on a makeup. Ba't wala si Carla dito? Nudge, ba't wala si Carla? Nasa takloban sigurado. Nagbabantay din ang mga boto yun. For sure. Oo nga eh. Kami kasi... ano kami, tol? It's late in the evening. Sa lahat po ng ano, sa lahat po ng bumoto kay Bongbong Marcos, kami po ay at siyempre po sa aming Inday Sara Duterte, maraming salamat po. Napaka overwhelming itong boto na ibinigay nyo dito sa dalawang tao na to, na magiging kakampi po natin. Sapagkat unang-una, si Bongbong Marcos po, yan po, nasa Partido Federal ng Pilipinas. Ibig sabihin, naniniwala po siya sa pagbabago ng Saligang Batas. At si Sara, Inday Sara Duterte naman po, yan po, anak ng ating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, na siya pong nagsusulong ng federalismo at ng charter change. Kaya naniniwala po tayo na itong dalawang ating bagong pangulo at bagong vice presidente ang magiging daan upang makamtan na po natin ang revolusyonaryong pagbabago. Tayo po ay makatawid, makaalis na dito sa sistema ng gobyerno nito, na siya pong tunay na nagpapahirap sa bayan natin. Yun lamang po. Kumanta ka daw, Nudge. Eto, magmula sa mga kapatid ko sa Eagles, kay Shed Torasyon, at sa lahat po ng mga kuya at ate, maraming salamat po. Sa lahat po ng mga riders, maraming salamat sa inyong boto. Alam ko po, malaking tulong sa akin yung mga riders, dahil alam nyo, tunay akong rider.
hindi tayo naging rider dahil sa gusto natin ng boto. Nung araw pa, eh rider na po tayo. Kaya sa lahat po ng riders, mabuhay! Atin pong ipagpatuloy ang pagiging mga rider. Ano nga ba meron? Ba't naging masyado kung pati Wonderful Tonight, nakakalimutan ko lyrics eh. Wala akong maalala ko din si Bongbong tsaka si Sara lang. Hindi, hanip yung lead nila eh, no? Ano yan? First time in history yan, ano? Na ganun lead. Ang laki. Ilan si Sara? Ilan ang lead? 20 million. More than 50% ang gap. Oh, no? Ang lead. Oh, more than. Di ba parang first time to? I believe so. Mukhang first time to na ganun ka. At saka mataas ang kanilang turnout ng votes. Oh, no? And at the same time, yung lead nila, napakalayo. It's more than 50%. Yeah. So nangangahulugan na they have the popular support of the Filipino people. Ayan na. Sila. Oh, that 20 million nga. Oh, ang gap? Ilan? Oh, 20 million nga ang gap kay ano? Kaya, sana all. Brother, sa'yo din, napaka... Huwag na muna ako. Antayin muna natin yung final. Oo. Pero final na itong kay Bongbong Marcos. Ilan yung kay Bongbong na? Ilan na naman niya? Ngayon ay nasa... Bongbong is 12 million ang gap. 12 million ang gap. Napakalaki. 15 million? Ay! 15. Yan ang nangyayari pag walang tulugan. Oo, 15 million. Namamalikpatan, no? Kaya kailangan talagang gising na gising. Yung kay Pangulong Duterte, 16 siya, ilan si Mara Rojas? 9, ano? Yun ang hindi ko. Oo, 7 million. Ang ano. Yung mga nadaya kay Mayor doon, mga 5 million o 6 na million. Yeah. Tama. So, ano, congratulate natin sila. Napaka... Papatiin namin lahat. Ayaw mo magpabati sa iyo eh. Kaya papatiin natin lahat ng sumuporta po kay BBM and Sara. Ang laki po ng turnout ng votes. Ang nangangahulugan po na talagang may suporta po ang Filipino people sa kanila. Nangangahulugan din po na gusto ng taong bayan na magpatuloy po yung sinimula ng ating pahal na Pangulong President Rodrigo Roa Duterte. Amen! Mabuhay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po yun. At makakaasa po tayo na magtutuloy-tuloy po yung magandang programa na nasimulan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun. Yes. At kasama ka na dun, brother. Siyempre, ang aming pambato, walang iba, kundi si Robin Padilla. Allahu Akbar! First time, more than 30 years, ay magkakaroon na po ngayon ng representation ang mga Muslims in the Senate. Allahu Akbar! Brother, umubra talaga, no, na yung dasal. Amen. Ng ating mga kapatid na Muslim at yung iba pang faith, no, din pinagdasal nila. And hindi po kami surprised na magiging number one po kayo. Dahil napakaganda naman po talaga ng mga plataforma ninyo. So, ikaw lang po yung bukod tanging senatorial na alam namin na yung mga sinasabi nyo po, yung mga pinapangako nyo po ay ginagawa nyo na. Yung mga plataforma nyo po ay base sa inyong mga actual experiences po. So, di kaya nakatulong dyan yung alas dos ng madaling araw, naglilinis. Ay, actually, brother, grabe yung momentum up to the last minute, makikita mo talaga na naipakita natin na action, hindi drama. No? Tayo ay yung sinasabi natin ay ginagawa natin. Kaya even up to the last minute po, hanggang alas 4 kami ng madaling araw nung nagkaroon po ng meeting di Avance, ang unit team sa Soler Grounds at talaga pong pinangunahan po ng aming leader, si Senator. Nako, hindi na brother ang tawag ko sa iyo, brother. Senator Robin Padilla. Uy, inilaglag. Muntik na laglag yun. Senator Robin Padilla, talaga pong naglinis po siya. Naglinis po yung mga volunteers sa Soler Grounds. No? So, pinapakita natin. Dapat yung pinangungunahan po natin ng aksyon, hindi lang po puro salita. Yan po ang branding ng aming Senator Robin Padilla. Action, hindi drama. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumama sa amin, mga
Ayan, nagpuyat. Alam mo yon yung mga... Tigakyapo. Oo, sa lahat ng mga napuntahan natin, brother, no? Yes. Sobra-sobra at yung mga hindi mo napuntahan. Yan, tutuloy natin yan. Ay, pangako ni brother na pupuntahan po niya yan. Dapat so, pala, maga-maga bukas. Nako. So kaya yes. po, mga aming mga kababayan, maraming salamat po. Hindi po tayo mabibigo na ibinigay po natin ang ating boto, tiwala at suporta kay Brother Robin Padilla. Yung aeroplano mo. Wakbar, inshallah. Oo, ready na natin yan. Ngayon na. Ngayon na. Isa pa. Oo. Sa 37 years na kakilala ko tong taon to, hindi niya inakala, hindi talaga natin inakala, hindi naman natin in-expect ang number one. Kasi talagang sa pagka-humble nito, sabi niya, tol, 9 lang, 9, okay na tayo, medyo okay na tayo doon. Pero hindi natin in-expect mag-number one. Kaya yung sinasabi, pag nakikita ng tao ang puso, pag nararamdaman yun eh. Sa bawat salita mo, tol, talagang naramdaman at nakita natin kung paano ka umasal. Ako nandito ako para sa'yo at para sa'yo lamang. Alam mo yan. And ako ang mapapangako sa mga Pilipino, we have one less seat for a thief in the Senate. Yan ang masisiguro ko sa inyo dito sa kapatid kong to. Salamat sa lahat ng mga heroes na Pilipino na lumabas para bumoto today. And tol, you did it! God loves you, tol. God bless the Philippines. Yes. Amen. Allahu Akbar. Hindi ko maerap sa akin yung kanina pa siya hiyang-hiya. Kanina pa siya hiyang-hiya. Hindi na, isa lang ang gusto kong sabihin. Hirap mo sa'yo. Ako. Yung mga hindi namin napuntahan, pupuntahan ko yan. Sa buwas? Opo. Ano yan? Marami po kasi nag-imbita. Napakadami po na talagang nakikiusap na mapuntahan sila. Ang pinangako po natin, manalo, matalo, pupuntahan po. Gagawin po natin yan. Pupuntahan natin, pakikinggan po natin yung kanilang mga hinaing. Kasi yun po ang ginawa natin eh. Hindi lang po tayo nagsasasat-sat doon. Hindi po tayo nangako doon. Pinakikinggan po natin kung ano yung mga sinasabi ng mga tao. At yun po yung dadalhin natin sa Senado kung ano po yung mga sinasabi nila, yung mga hinaing nila. At yun naman po napuntahan namin sa mga talagang mga hindi napupuntahan na lugar. Katulad po ng Buldon, ng Bisdak, ano pa ba yan? Bislig. Yung Matanog, yung mga lugar na yan na ang lagi po nilang sinasabi, ikaw po lang ang national candidate, national figure na nakapunta dito. Hindi po dyan natatapos yan. Hihikayatin po natin yung mga iba po nating mga kasama na makababa po sa inyo para madinig din po nila yung mga hinaing nila, katulad po ng hanggang ngayon wala pa kayong kuryente, wala kayong tubig. Yung iba meron ngang may bombilya, wala namang kuryenteng dumadating. May kuryente nga, putol-putol naman, 4 oras lang sa isang araw. Yung pong maraming hinaing na kailangan po nilang madinig. Katulad po sa Bislig na hanggang ngayon ay hindi pa rin po naayos yung kabuhayan ng mga tao doon magmula nung nagsara yung paggawaan ng papel yun eh, di ba? Paggawaan ng papel. Napakadami ko po, hindi ko po nakakalimutan la hanggang ngayon sa Southern Leyte hanggang doon sa mga lugar na nangangailangan pa rin po sila ng tulong ng national government. Galing po sila sa bagyo. Yun po, yung mga bagay na yun. Hindi ko po nakakalimutan lahat yun, nakamarka po lahat yun. Hindi man nyo ako nakikita na nagsusulat. Pero nakatanim po lahat yun. Lahat po ng pinag-usapan natin dun. Isip at puso.
na nandun po yan. Lalo na yung mga toda, yung mga nakausap po natin mga toda na yung hanggang ngayon, yung pinangako sa kanilang ayuda na 6,000 wala pa, hindi pa nila nakakarating. At ang tanging hinihiling nila, eh magkaroon ng pagbaba ng gasolina at pati yung mga kooperatiba ng gasolinahan na mga nakausap namin dyan sa Bukidnon. Hindi ko nakakalimutan lahat yun. Na mga mukha ninyo, hindi ko nakakalimutan lahat. Lahat ng hinaing ninyo. Na halos wala nang kinikita din yung gasolinahan dahil sa pagtaas ng gasolina. Yung mga magsasaka na tinamaan ng rice tarification law, na lahat po yan, pati po yung usapin ng agrarian reform, yung binigyan nga ng lupa pero wala naman binigay na programa, na hindi naman alam nung magsasaka kung saan siya kukuha ng pambili ng abono. Ang dami yung dapat harapin. Sa totoo lang ho, hindi ho madali ito. Pero isa lang yung papangako natin sa inyo, lahat ng hinaing nyo, makakarating po yan sa aking mga kasama sa Senado. At amin po yan pag-uusapan. Yun po, mga mahal kong kababayan, maraming salamat po. Muli, walang tulugan to, bantayan natin boto ni Bongbong Marcos at ni Inday Sara Duterte. Huwag po natin to, ilang oras na lang po ito. 3 oras na lang po, maliliwanag na. At magpasalamat din po tayo sa walang brownout. Yes. Oo, pasalamat po tayo. Oo, sa ating Department of Energy kay Secretary Alcusi. Walang brownout, napanatili natin ang seguridad ng ating halalan. At atin naman pong pinagdadasal din siyempre yung mga kaguluhan na nagaganap sa ibang parte kung saan na nirepresenta po natin ng mga kapatid nating Muslim. Inshallah, mabisita ko din po kayo. Kailangan po talaga tayong pumunta dyan upang maharap po natin kung ano yung mga dapat pong pag-usapan dyan. Dahil yan po ang papel ko, maging representasyon ninyo. Kailangan alam ko po ang nagaganap dyan para mapag-usapan po sa darating na Senado. Yun po, maraming salamat po sa inyo. Ay, bye-bye po. Maraming salamat. Tulog-tulog.